Welcome back to my YouTube channel, guys. This is Ian Bahan Vlogs, and for today's video, i-review na natin ang ating bagong perfume, ang Moschino Toy Boy. So, as you can see, meron tayo ditong set of perfumes. Ito yung ating main perfume, main bottle na 100 ml. Ito yung travel size na 10 ml. And meron tayo ditong cute na perfume na 5 ml. Na free nung binili ko yung Versace Dylan Blue sa SM. So, nga pala guys, itong perfume na to is a set perfume. So, kung di nyo pa napapanood ang aking previous unboxing review para dito sa Moschino Toy Boy, please check it out on this channel. So, simulan na natin ang actual performance review. Tara! Background tayo guys. So ang Moschino Toy Boy is a woody spicy fragrance na ni-release noong 2019. Kung mapapansin nyo, medyo unique ang kanyang bottle. So yun, appearance pa lang, especially dun sa cap niya. Yan. Teddy bear. So hindi siya kagaya ng mga usual bottle, hindi siya kagaya ng mga perfume bottles na nakikita natin. So ito, medyo may statement agad siyang pinapakita. So, also, nag-research ako sa perfume brand na to. This is not the first time na medyo unique yung kanilang mga perfumes. Kasi, meron pa akong nakita na yung iba is parang bottles ng kitchen cleaner, so etc. So, let's see kung ano pa yung ibang controversial dito sa perfume na to. For the main accord, ang main accords nito ay rose, floral, musky, woody, soft spicy, amber, fresh, spicy, aromatic, sweet, and citrusy. So for the top notes, pink pepper, pear, Indonesian nutmeg, elemi, and bergamot. Middle notes naman ay rose, clove, magnolia, and flax. Habang ang base notes naman ay cashmerian, silkolite, Haitian vetiver, sandalwood, and amber. Bago natin simulan ang actual performance review, meron ulit tayong 4 categories, which is ang longevity and performance, price value, compliments and sillage, and occasion. So, mag-start tayo sa longevity and performance. So, sa longevity and performance, great performance and longevity. Bakit? Kasi kahit dalawang spray pa lang nito, kaya niyang magstay sa jacket ko ng almost 2 to 3 days. So, una ko siyang ginamit, munta kami sa MOA. Nag-spray ako ng hapon bago kami umalis sa bahay papunta doon. So, syempre, pagdating sa MOA, ayan, naamoy tayo. Pag napagpapawisan, medyo maraming tao, kumain kami ng dinner, prominent pa rin yung scent niya. Sobrang, yun, unahan ko na, sobrang unique niya and gustong-gusto ko yung amoy niya. Ang nakakabigla dito kasi pagdating pa rin, pag-uwi namin from MOA, hinang ko yung jacket ko kasi sabi ko sayang, baka pwede ko pang magamit ulit bukas. Nagulat ako kasi naaamoy ko pa rin yung scent na to sa jacket ko. Very firm at andun pa rin yung amoy niya. So, the best yung kanyang longevity doon sa jacket ko. At the same time, hindi siya agad-agad nawawala sa skin ko. Siguro kaya niyang magstay ng 6 to 8 hours pa. So, bukod sa amoy sa damit, naamoy ka rin niya sa skin. So, very good. Longevity and performance. So, dako tayo sa price value. Pagdating sa price value, guys, also great value din to. Kasi nakikita ko to sa sa Shopee na nakaset. Ang original price na is parang 3,800 yata eh. So, nabili ko lang to sa Shopee ng around 3,300 na lang. Less 500. Pero, this is what I got. Isang 100 ml na bottle, isang 10 ml na travel spray bottle, at itong
perfume body gel. Although hindi ko sure kung kailan ko to gagamitin, pero tingin ko okay na rin. Kasi nakikita ko na kapag individual bottle lang yung binili mo, it cost you around 2,900 to 3,200 na rin. Kasi yung price ng buong set na to. So, nga pala guys, ulit, itong cute bottle na to is a freebie nung binili ko yung Dylan Blue sa SM. So, salamat po sa freebie na to, napaka-cute. Yun. So, pagdating sa price value, great kasi pagdating sa performance and longevity, sobrang okay. Dagdagan mo pa ng sulit na presyo ng perfume na to is the best. Dako naman tayo sa ating third category, ang compliments and sillage. Ito, dito papasok yung 50-50 na tingin ko is ako compliment ka ba or hindi. Bakit? Kasi sabi, gaya nga ng sabi ko kanina, itong perfume na to is a very floral and rosy scent. Pero masculine. Medyo kakaiba kasi pagdating sa pabango, medyo sanay tayo at typical sa mga male perfume yung medyo matapang, fresh, aromatic, woody. Pero this time kasi, nilagay ni Moschino yung rose scent sa panglalaking perfume. Which is, sa iba, ayaw nila niyan kasi parang ang dating sa kanila is medyo soft, feminine. Pero for me, iba ang atake niya sa akin. Sobrang bango niya. And at the same time, hindi lang naman rosy yung scent niya. Fruity din siya. At the same time, medyo citrusy. Tapos sa dry down, dun papasok yung medyo incense type at saka yung woody scent niya. Pagdating nasa skin mo. Pagdating sa compliments, 50-50 kasi may mga tao na hindi gusto yung mga ganun. Pero yung mga tao naman na gusto yung ganung klase ng scent, yun, sobrang magugustuhan ito ng mga ganun, ng mga mahilig sa unique na perfume. Also, pwede ko rin masabi na pwede mo nga itong gawing niche perfume kasi unique siya. This is not commonly smelled sa mga tao sa labas or out there. Yun. So, sillage, maganda yung kanyang trailing scent. So, pag ginamit mo siya sa isang room, malalaman agad ng ibang tao na galing si Ian dito, galing si IG dito, kasi iba yung scent . Medyo mabigat at unique yung kanyang scent. Medyo alam mong malalaman yung presensya mo pag ito yung gamit mo kasi ikaw lang ang malamang na maaring may gamit nito. So, dako tayo sa ating fourth and final category, ang occasion. Saan ba nga dapat ito nating gamitin or saan yung mas prefer gamitin? I would say na mas prefer kong gamitin to sa mga parties. Bakit? Kasi magbibigay talaga sa'yo ng statement itong perfume na to. Kahit mag-wear ka lang ng, kahit magdamit ka lang ng simple t-shirt, pag ito yung suot mo, automatic mapapalingon yung mga kasama mo sa party. Bakit? Kasi yung scent na binibigay nga nito sa'yo is very intriguing. Parang masculine in a way na medyo florally yung scent niya. Bibigyan ka niya ng parang very prominent at amoy mayaman na scent. Yun. So, intriguing siya. Occasion. So, date, I would say 50-50 din. Take note guys, hindi masangsang at masyadong masakit sa ilong to. Pero alam mo yon, yung parang masyadong dinidiinan. Alam mo yon, yung parang medyo in your face na masyado yung pagpapa-impress mo. Pero ewan ko, depende siguro kung paano nyo ititimpla, kung paano to. Pero I would say na medyo 50-50 ako. Ginamit ko to sa date one time, pero nagustuhan nung kadate ko yung pabango na to. Sabi niya hindi rin masyadong masakit sa ilong kasi sabi niya medyo sensitive siya sa scents. So pag naaamoy niya medyo nangangati yung ganito niya. So ito siguro sa formulation ng pabango na to is okay na okay din at saka yung scent para sa kanya is very okay. Final thoughts tayo guys. So gusto ko yung attention grabbing vibe na binibigay nitong Moschino Toy Boy. Kasi gaya nga ng sinasabi ko kanina pa,
itong perfume niya to is medyo intriguing kasi binibreak niya yung barriers kung ano ba dapat yung dapat kung ano ba dapat ang smell ng isang lalaki. So yun nga, sabi ko din kanina na usually ang male perfume kasi is dapat fresh. Usually kakaroon tayo ng ganung connotation na fresh, amber, woody, yan, ambroxan, yun. This time kasi nag-inject si Moschino ng rose scent sa perfume na to, which is medyo kakaiba kasi nga ang rose is a very feminine soft perfume na usually hindi ginagamit sa mga male fragrances. Very prominent ang binibigay niyang scent. So yun, pagka ito yung ginamit mo, parang ang lakas mamayaman ng dating kasi ano eh, very uplifting yung amoy niya. And at the same time, yung parang imaginein mo na nasa isang garden ka na very fresh, floral, pero hindi pambabae, alam mo yun. So, masasabi ko na this perfume is very polarizing as well. Kasi tingin ko, bukod sa masculine perfume to, pwede na rin siyang magamit ng babae. Siguro nga kasi dahil leading towards doon sa rose at saka doon sa floral scent niya. More likely na tingin ko baka nga unisex scent pa to. Yun. So para sa akin, isa sa mga the best perfume na meron ako ngayon itong Moschino Toy Boy. So give me reaction guys kung meron din kayo nito. Please comment down below kung ano sa tingin nyo yung amoy ng perfume na to. At kung meron kayong question, please do comment on the sa please do comment dito sa comment section ng video na to. Para pag-usapan natin kung ano sa tingin nyo yung reaction nyo tungkol dito sa perfume na to. So, that's it for today's video guys. Sana nagustuhan nyo yung aking actual performance review para dito sa Moschino Toy Boy. Please do like and subscribe to my YouTube channel for more upcoming videos and reviews to come. So, that's it guys. Kita-kita tayo sa next videos and bye-bye!